So, pipili po muna tayo ng mananalo ng 50 peso GCash mula sa video na po ito. Sa mga hindi pa po nakakaalam ay namimigay po tayo dito ng 50 peso GCash sa mapili natin dyan sa comment section. Kaya comment po down below. Ayan, meron po tayong 43 comments at ang nanalo po ay, ayan, ang pangalan niya nilagay dito, Davao del Norte. Ano? Anyway, congratulations po sa inyo and see you po on our next giveaway. Hello mga ka-sharing, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back ulit dito sa aking channel kung saan nag-upload po tayo dito ng iba't ibang paraan kung paano po kumita ng extra income online. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, I would really appreciate if magsasubscribe po kayo, magla-like ng aking video at i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos ko dito. And meron din po pala tayo ditong giveaway, so meron po tayong mabibigyan ng 50 peso GCash every video po yan. Ang kailangan nyo lang po ay very simple lang, mag-comment lang po kayo sa comment section. So ngayon po, meron akong i-share sa inyong isang website na kung saan pwede po natin gamitin ito para kumita. So ito pang website na pag-uusapan natin ngayon, si Boatsfolio. Si Boatsfolio po ay isa po itong crypto trading na platform, pero ang ginagamit po natin dito ay Boats. So ang mga Boat po, siya po mismo yung mag-trade para sa atin. So kung hindi nyo po alam kung paano po mag-trade, wala pong problema dito kasi nga yung Boat po mismo yung mag-trade po sa atin. So makikita nyo dito, so ito po yung main page niya. So kailangan po natin mag-register dito, basic lang, no? We can enter our email and our password. After that, magsisend po sila ng email sa inyo. Then, kailangan nyo po i-click yung email na isinend nila sa mismong email, then email address na inilagay nyo dito. Tapos, pwede na po tayong mag-sign in po dito. So, nakapag-sign in na po ako dito. Pagkatapos nyo po ilagay yung email at saka password nyo, ito po yung sasabihin nila. We have to choose kung ano po yung exchange na gagamitin natin. Si Binance ba or si Coins Pro ba? So, try natin, click natin yung Binance kasi dyan naman mas okay po dyan sa Binance. Click on continue. Tapos, sabi is future enabled in your country. So, click po natin dito yes kasi meron namang future trading dito sa Philippines. Tapos, after, answer a few questions to create your investment strategy. Or you can click do it right now or you can skip po and do it later. So, tayo magsiskip lang tayo para hindi masyadong humaba yung video natin, no? Tapos, one final question. How did you get to know about Boatsfolio? So, you Google search, Medium, Twitter, Reddit, Telegram, YouTube video from my friends. So, an ad, others. So, click lang natin dito. Tapos, click on continue kung saan man. Tapos, create a new Binance account. So, dito po, mag-create po kayo ng Binance account if meron po kayong, if wala po kayong Binance account. So, your money is kept in your account on Binance and our boots buy and sell on your account. We cannot withdraw funds from your account. We recommend a new account for boots so you don't accidentally place mutual trades and risk loss. So, kung gagamitin nyo po ito sa Boatsfolio, tapos meron po kayong sarili nyong Binance account, pwede po kayong mag-create ng new account para doon nyo lang ilagay yung funds nyo. Ganon, for Boatsfolio. So, naka-separate siya, no? Sa mismong Binance account nyo. So, click nyo lang itong create new Binance account with discount or I have created a new Binance account. Okay, or then click on next. Click na natin, click on next. Tapos, enable future trading. If you want to watch a demo, click nyo po itong watch demo for this step. Okay, pag i-click-click natin yan, ayan, meron ditong, ayan siya, merong video, no, kung paano mag-open ng future trade sa Binance. Meron din namang mga YouTube video on how to create futures in Binance. Tapos, click lang natin. I have enabled my future account. Click on next. Tapos, set up your exchange account. Create API. So, API enables us to place orders on exchange for you. So, kailangan mo pumunta sa dashboard nyo. So, I have another Binance account. So, ilalagay ko dito para lang for demo purposes. So, sabi dito, go to account dashboard. So, for this demo, so ito, let's go to account dashboard. No? If nakapag-create na kayo,
Yan, click remind me later. Tapos sabi niya, navigate to API management located under your accounts. So, asan dito? API management. So, ayan, dito na tayo sa dashboard. Tapos sabi niya, navigate to API management located under your accounts. So, dito yan, no? Under accounts, API management. Ayan. So, sabi create API. Sabi nga dito, create an API with the name Bots Folio. So, label API. Ayan, Bots. Lowercase na natin. Bots Folio. Ayan siya. Pagkatapos, complete mobile and email authentication for security. So, actually, meron ding demo dito, no? Watch demo for this step. Tapos, click lang natin, create API. Ayan, please complete KYC. Personal accounts need to complete this intermediate and above KYC first. Enterprise account need to go. Tapos, so magpapak-KYC po tayo dito, no? So, ayan, go to KYC na lang pagkatapos. So, ayan, click lang natin, I have created a new APY if nasunod na natin to. Tapos, click on next. Enable spot and future trading for API. So, API enables us to place orders on exchange for you. So, copy your API secret first and paste it into secret input below. So, yung API, ilalagay nyo dito. Ayan, API din dito, no? API key, lagay natin dito. Tapos, click on next. Tinry ko rin po dito sa Coinbase. Pwede din po, no? Coinbase Pro. Tinry ko Coinbase Pro yung gamitin. Ganun lang din. Punta kayo dito sa account nyo. Tapos, click yung API. Ayan. Tapos, dito na. Ayan na kayong API. So, click nyo lang itong new API key. Or, you haven't created an API keys for this portfolio. Would you like to create one or ito? Ayan. Tapos, lagay dito. Ang sabi dito is, create an API with name portfolio, enable, view, and trade permission. So, tingnan natin kung asaan dito. Ayan. Nickname, yan, bots. Folio. Pagkatapos, create, enable natin yung view at saka trade permission. So, view at saka trade permission. Tapos, we have to, next dito is, save your passphrase and API secret key, which you have to enter in the next step. So, isa-save po natin yung passphrase at saka API secret key po dito. So, ayan, dito po, makikita natin yung passphrase. Ayan. At saka yung click po natin ito para makuha natin yung API secret key. So, dapat ano po natin yung itago. So, ito kasi hindi ko naman to gagamitin. Kaya, okay lang, no? So, click natin tong I have created new API. Click natin next. Patapos, ilagay po natin tong key po dito, secret key, at saka yung passphrase. Tapos, ayan po, you have to, meron po silang code na ibibigay. Tapos, click nyo lang po itong add an API key. So, ayan na po. Sabi niya, tapos na tayo doon sa pag-a-add ng exchange. So, nailagay na natin yung API key, yung secret key, at saka yung passphrase. So, bali, ito po yung inyong, makikita nyo po dito ang inyong API secret key. Okay? Diyan yun yung makikita. Tapos, add USD to your Coinbase Pro account. So, maglalagay ka po dito sa Coinbase Pro ninyo. Ayan, sa portfolios, tingnan natin. Ayan, mag-a-add kayo dito ng pera. Ayan, sabi niya, only add USD and not other coin. If you have other coins, then convert them to USD. All USD available in your account will be used for investing and trading. So, dito, ilalagay nyo how much are you investing. Please enter your desired investment amount. So, let's say for example, 50, tapos click nyo lang next. So, dapat po naka-USD po yun. Ayan. So, nandito na po tayo sa mismong dashboard po natin ni Bots Folio. So, hindi po tayo makaka-proceed po dito if hindi po natin inuna na i-connect yung ating
account dito sa Coinbase Pro or Binance dito sa portfolio. So, I would advise na gumawa po kayo kung nais niyo man po na gumamit ng portfolio, gumawa po kayo ng separate account po na bago para i-connect po dito kay portfolio, hindi po yung mismong account niyo po. So, makikita nyo dito, dashboard. So, this is the requirements to start your boot. You have to generate portfolio strategy for investment allocation. Purchase yearly subscription. Meron pong subscription niya yearly na $60. And add USD to your Coinbase Pro account, which is minimum of 1,000 USD required, which is napakalaki po. Okay? So, ang ginagawa ko lang naman dito ay review. Yan nga yung sabi ko kanina, hindi ko naman gagamitin yung ginamit, yung kinreate ko dito na Coinbase Pro account. Kinreate ko lang to for this purpose para ma-demo sa inyo kung paano siya gamitin at paano i-link silang dalawa. Nandito naman sa feed, click natin yan. I think, ito yung mga recent posts, no? Check your future, my investment. Balik muna tayo dito sa dashboard. Check your future. So, yung future trading, no, kung ano nangyayari sa pagte-trade. Investment strategy nyo, subscription, trade history, nandito yan. Of course, wala pa ako nyan. Deposit at withdrawal, click natin to. So, ayan, dito nyo rin makikita, no, kung magde-deposit kayo at magwe-withdraw po kayo. Tapos, refer and earn dito. Whenever you deposit or withdraw USD from your Coinbase Pro account, then update here also. This ensures your portfolio gains can be accurately tracked and the trading boots know how much USD they can trade with. Tapos dito, meron po silang referral commission din. Ayan, so dito nyo makikita yung kanyang referral link. Ayan, tapos dito nyo po i-link yung mga addresses nyo, ETH, LTC, at saka BCH address. So, yan lang po ang kailangan gawin, kaya lang no, napakalaki ng minimum dito ni portfolio. So, para lang po ito sa mga yung may mga experience na ganito, no? But hindi naman limited sa kanila. However, kung ako pong tatanungin, hindi po ako siguro magta-try kasi nga naman 1,000 po yung minimum po dito. Okay, so I think that's it po for this video. So thank you so much po for watching. Have a great day po and God bless po sa inyo.